decollage, liftoff from a tropical rainforest to the edge of time itself, James Webb begins a voyage back to the birth of the universe. Punching a hole through the clouds, 20 seconds of... Kada nagsama-sama ang internasyonal ng mga scientist at bilyong-bilyong dolyaris ang ginasto sa James Webb Telescope, ang pinakamalaking teleskopyo na ginawa ng mga scientist. Sa wakas, nailunsad na ang James Webb Telescope sa kalawakan. Ang layunin nito upang balikan ang 13.5 bilyong taon na makita ang mga unang galaksi sa kalawakan at maghahanap ng buhay sa ibang mga planeta kung anong meron nandoon. Sa panahon ngayon ay mas lumawak ng malaki ang mga scientist na paraan. Mayroon apat na tema ang mga scientist: ang mga unang galaksi, evolution ng galaksi, ang stellar life cycle, iba pang mga mundo. Maraming dapat harapin. Kaya paano eksaktong gagawin ng James Webb Telescope ang lahat ng ito? Kaya makakamit ng James Webb Space Telescope ang mga layuning ito sa pamagitan ng dalawang bagay. Una, sa pagiging malaki. Sa pangalawa, sa pagiging malamig. Kung hindi mo ba napapansin, ang James Webb ay may napakalaking kapansin-pansin, gintong salamin. Binubuo ito nang 18 mas maliit na segment nang magki-click sa lugar. Pagkatapos ng pag-deploy ay gagawa ng kabuuhang surface area na 6.5 metro ang lapad bilang paghahambing. Ang pangunahing hebol ay 2.4 metro lamang ang diametro. Ayon pa ng scientist, kailangan malaki ang salamin nito upang ito ay makakulikta ng maraming liwanag. Mas maraming liwanag ay makakakulikta ng mas malalabong mga bagay na makikita mo. Ang James Webb Telescope, isa sa pinaka-high-tech na kagamitan, kaya ito ay pinananatiling malamig ang teleskopyo. Iyon ay dahil kung mainit ang isang teleskopyo, ay maaaring itong maglabas ng sarili nitong mga infrared wavelength, ay maaaring maapektuhan o makagambala sa mga obserbasyon. At may sunshield dito upang harangin ang liwanag at init mula sa araw, earth at buwan. Upang gawin ito ng shield ay binubuo ng 5 layer na nag-insulate sa teleskopyo habang malaya pumapasok ang init na lumalabas sa pagitan na bawat layer. Nariyan din ang mga infrared na instrumento mismo nagpapahintulot sa teleskopyo na gumawa ng dalawang bagay. Pagmasdan ang mga bagay, naglalabas ng mas mahaba, mas mapula ang mga wavelength tulad ng pinakaunang galaksi at pinutol ang cosmic dust upang makita ang nebula kung saan nabubuo ang mga bituin at planeta. Gamit ang lahat na bago at pinahusay na teknolohiyang ito, maipapakita sa atin ang James Webb Telescope ang mga bagay na hindi pa natin nakikita noon. Ang teleskopyo na ito ay ginagawa nito ang lahat ng science, magbibigay ng data sa mga scientist na makagawa ng napakaraming bagay. Ang ibig kong sabihin, makakolekta ng mga impormasyon sa kalawakan at makadiskubre ng mga bagong planeta na hindi pa nakikita ng NASA, na inaabangan ng buong mundo, mga scientist at mga taong manaliksik kung anong impormasyon na makukuha o makikita ng teleskopyong ito kung merong anong buhay sa ibang mga planeta. Ang pinakakapanabik-nabik ang mga matuklasan ng teleskopyo na ito na hindi natin maisip. Labing
11 taon ginawa ng NASA ang James Webb Telescope ng mga scientist ng European at Canadian. Ginawa ito para makapagtuklas kung anong meron sa labas ng ating mundo sa kalawakan. Bilyong-bilyong planeta na sa universe. Ano kaya ang merong buhay sa mga ibang mga planeta? Kung nagustuhan mo ang video na ito, kaibigan, magkomento na lang sa baba at mag-subscribe. Pakiclick na lang ang notification bell upang updated ka lagi sa bago kong video, kaibigan. Hanggang sa muli, kaibigan!